Hey guys, welcome back to my channel, and for today's video is mag-unbox tayo. Yes, mag-unbox tayo ng new vlogging camera. May camera na tayo, hindi na tayo sa iPhone 5 lang umaasa kasi kailangan natin papanibigyan natin kayo yung logo natin. So, kailangan ng magandang resolution para improvement, diba guys? And here's the box of fujifilm xa10. Pero note guys, hindi siya brand new. Binili ko siya is second hand lang sa marketplace sa Facebook kasi alam mo na, budget lang tayo. And hindi naman biro yung pinapadala ko sa family ko every month. So, mabigat-bigat sa akin. And syempre, kailangan din natin yung may matitira sa atin. Hindi lang dapat puro out. Dapat... Ganto kasi dyan eh. Kasi pag adult na, hindi lang dapat tayo puro out. Cash out, kumbaga. Dapat may in din. Kasi... mahirap pag walang ipon na lang yun para sa future sharing. And syempre, pag kinailangan man ng pera or anything about, wala kang madudukot, di ba? Kaya kailangan, you know how to spend your money wisely. So, dapat to, ganito to eh. Dapat ito is XA3, pero nung bago yung time na napag-usapan and meet up namin is nabenta na yung camera. So bago yung day na yun kasi Saturday siya nabili. Ang pinag-usapan kasi naming day is Monday. So, nung kinakita ko siya nung Saturday, sabi niya nabili na kahapon, pinuntahan sa bahay. And naka-ready na yung payment. So, natingin ulit ako sa marketplace. And since may bagong upload doon, nakalagay doon is 20 hours ago pa, is na-typean ko kasi syempre, pagbibili tayo ng camera is dapat sure tayo sa mga bibilhan natin or sa mga seller, di ba? Kung legit or hindi. So, syempre, titingnan nyo muna yung profile nung nagbebenta or nung seller if legit or hindi, if fake yung account or hindi. Malalaman mo naman yun, di ba, kung fake or hindi. Kung ba magawa or hindi. And sa picture naman, mapapansin mo kung medyo gamit na ba or ganyan. And parang nagustuhan ko agad siya, parang unang check ko parang ay kasi parang photographer or mahilig sa photography yung nabilhan ko nito. And eto parang twice pa lang yung nagamit and may warranty paper pa siya sa loob and complete accessories pa. And syempre meet up yung lagi nyong gagawin para ma-check nyo yung mga bibilhin nyo and ipapa-check nyo doon bago kayo magbuy. Syempre kailangan nyo lagi may assurance tayo bago tayo mag-cash out. Syempre kahit naman second hand ang camera, alam niyo naman ang presyo ng mga cameras, di ba? Hindi rin biro. Bale, nabili ko siya is 12,000. And hindi nag-deal agad kami kasi alam namin hindi kami mahihirapan kasi si Kuya is sa Ayala Triangle, dun lang sa Tower 1. Yung tower mismo sa Ayala Triangle. And ako, isang tawid lang sa underpass from Ayala Triangle is nandun na yung pinagtatrabawang ko. So, doon lang kami nag-meet. Malapit
sa mini stop, kalapit lang yun ang building namin. Doon lang kami nag-meet and syempre, hindi na mag-effort pa na sa malayong meet-upan, ganyan. And feeling ko, nakatadana talaga. Feeling ko nakatadana. Kasi parang nalungkot ako nung sinabi nung unang binilan ko na nakuha ng, or nabenta niya na. And yun, parang doon ko lang na-realize na parang, ah, kaya pala ako hindi nabenta sa akin. Kasi may mas malapit naman pala. Pero, xa3 yun. Ito, xa10. Pero, syempre, parang same lang naman sila. Nung sinerch ko, parang same lang naman sila ng, ano, ng itsura and ng specification. May pagkakaiba, pero parang same lang naman talaga. And, importante naman is may maganda tayong quality na hindi na phone lagi yung napo-focus na, yung ganyan-ganyan ka, hindi naman nagpo-focus, parang pangalang, diba? So, yun. 12,000, balik 12,000 nga to. Pero yung brand new na Fujifilm is around nasa 23 to 25,000 pesos. So, kalahati, diba? And, pag-open to sa loob, open natin. So, start ko natin. Open natin. Hindi ko pa yung charger. Nandito pa yung charger niya. Kaso wala tong socket na para sa ganyan. Pero meron naman ako dyan yung charger ko ng phone ko. Kaya siyang adapter. O, diba? Nakaparang silip ka. Nakasilip. Then, meron siyang manual. Manual niya. Then, dito sa gilid is yung paper. Ito ata yung sa warranty. Ano yung paper? Ayun sa about sa ano. About sa lens. Sa lens. Yung mga ano, settings ba. Yung mga naka-accro ng MME. And ito yung warranty. Warranty card. And dito, nakalagay pa is card validity date is 06-02-90. Ibig sabihin, February, March, April, May, June 6. June 2. Valid tong, ano, valid tong warranty. So, bago pa nga. Bago-bago pa nga. Half a month pa lang. Talagyan na ng memory yung binili ko. Eh, yung memory hindi, nung binili ko is hindi kasama. Hindi siya kasama. So, bumili ako kahapon para magamit ko na siya. Bumili ako kahapon sa Octagon. Kasi ayoko sa CDR King. Kasi minsan, madaling masira, diba, pag CDR King. So, sa Octagon na ako binili. And Transcend yung binili ko. 550. Which is 32GB na. 32GB. Dapat yung tagwa 1,264 yung Kingston, pero hindi kasi ako sure kung kaya nung camera yung 64, pero kaya nag-share na ako, kaya 32 na yung binili ko. And dito sa loob is nakaganyan siya. Ito yung camera and ito yung lens niya. Then strap. Ta-da! And ito yung lens niya. Nag-iisip pa ako nun kung second hand nga ba yung bibiliin ko or brand new. Kasi parang sayang naman kung brand new. Eh parang ganun din naman, diba? Waste lang na gamit to. Tapos kalahati. Parang tulong na rin na parang, kasi dun sa bahay din namin, may DSLR yung ate ko. Parang sayang din yung camera na binili mo siya tapos din nagagamit, nasa taguan lang. Parang sayang naman, di ba? So, parang tulong mo na din. Hindi, sa totoo lang, di ba? Pero syempre, kailangan mo talaga
sure-sure dyan sa mga buyer. And dito may ilalagay yung lens. And eto, according nag-research ako, is yung mga Fujifilm xa3, xa5, xa10 is eto yung parang required na cameras for sa mga bagong vlogger. Kasi basic lang yung mga settings and stuff niya. Hindi katulad pagkano na mga DSLR, maraming, di ba, maraming kalikot-kalikot. Dito is parang basic muna and maganda yung quality nung maganda yung quality ng camera niya. And teka, papakita ko sa inyo kung ano talaga importante, but parang eto yung pinaka-required sa mga vlogger. Kakabit ko lang yung lens. Nahirapan ako talaga makabit yung lens dito. Pero syempre, pag mga ganito, kailangan iingatan mo itong mga ganitong bagay. Dahil hindi talaga maganda. At hindi talaga biro ano. And yan, nalagay ko na. Then, this is the zoom, diba? Ito. Yan. Pag zoom malapit and malayo. And this, and sa pangalawa is yung sa focus. Focus. Then, and dito yung shutter niya. Yan, sa flash. At camerot. Ito yung capture. Ito. Then, dito sa settings yung kung portrait, night mode, advanced, manual, portrait, landscape, yan. Then, ito dito yung sa brightness. Ito is on and off. Then, dito yun sa capture. Then, dito sa harap niya is menu, settings, basta delete, okay. Alam niyo na naman yan. Then, ito yung pinaka-monitor niya. Monitor. Then, kaya ito ang required sa mga vlogger. Sa mga vlogger is dahil dito sa flip ng screen dyan. Diba yan? Napi-flip siya. So, kapag nag-vlog ka is yan. So, nakikita mo yung sarili mo. Diba yan? Nakikita mo yung sarili mo habang nag-vlog ka kung nasa gitna ka ba, kung blurred ka na ba. So, kaya usong-uso siya ngayon. Usong-uso. Kahit matagal-tagal na. Hindi ko alam kung anong updated na model ng Fujifilm na ganito. Kasi marami XA5, XA3, XA10, ganun. Marami sa marketplace, pero syempre, may nakita ko dun na parang bagong gawa lang yung Facebook, ganyan. So, better sure is, check nyo muna yung profile, then itatar mo, bakit nyo po binenta? Kasi diba pag minsan pag binibenta, sira na, ganyan, may defects na, ganyan. Yun yung like ko tinatarong, bakit nyo po binibenta? Sayang po, maganda, mga ganyang kreme-kreme. So, dapat mabusisi kayo and mausisa bagay niya. Para dito i-satisfied na satisfied ako. Kaso nga lang, di kasama yung memory. Pero sobrang mura na nun, diba? 12,000. 12,500 po. Exactly. Then, pumili ako 515 memory card. Parang pumpatok siya ng 13,000 ako tama. 13,000 na may botal pa. So, itatry natin ito. Ipapakita ko sa inyo ang picture and video niya. Itatry natin siya. So, let's try.
yung severe naman is to. Saan dalagang pipinay? Dalagang pipinay. Ang awkward nga lang niya, guys, kasi imbis na dito ko tumingin sa lens is dun ka sa monitor napapatingin, lala pag di kasanay. Parang ang tanga. So, syempre, pag sa vlog yan, is parang banlag ka, dun ka nakatingin sa monitor. Dun ka nakatingin sa monitor. So, mukhang ang tanga. Parang hindi ka nakaka-attack ng audience. Hindi ba? Kaya dito ako titingin. Dito, 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 and hindi dun sa monitor. Kasi, parang salamin. Ang ganda ko dun. Dalagang Pilipinay. So, di ba, alinaw? Kasi na-adjust mo yung brightness niya. Yung dito, yung kanina yung sinuko sa inyo, di ba? Pwede mo siyang, and yung ISO niya, pwede mo siyang alinaw. Depende sa lightning, syempre, pag night, or pag sobrang trip ng araw, ayan, no? Na-adjust yung brightness niya. Inikot-ikot mo lang siya. And if you want na manual, yung wala kang gagalawin, ang laki ng eyebrows ko, my goodness. Diba? Oh, sobrang liwanag na. Ayan. So, guys, and huwag nyo kayo bash kung ano ha? Kung second hand lang to. Hindi kami mayaman eh. Bakit ba? And I know may responsibilities and may duties. And may priorities. Charot. Hindi kasi talagang budget lang tayo. Siyempre. And it's so nice. Kaya sa mga bagong vlogger dyan na want ng cameras or gustong bumili ng cameras. And I suggest naman, pwede namang second hand. And wala mong masama dun. And makakabili ka naman soon pag kumikita na yung channel niya, diba? And nag-approve naman lahat ng bagay, tsaga-tsaga lang, di ba? O tinan mo, may camera na tayo, dati cellphone lang, no? So, sa lahat ng mga kit size dyan, kapit lang, mga best. So, sana lagi nyong panoorin yung mga videos ko, and hoping na maka 1,000 subscribers na tayo para yung watchers na lang problemahin natin, char. So, kapit lang. And bago pa lang naman tayo, marami pa tayong discover and may enhance. Nasa pagsasalita ko dito, para kung pangamin sa nabubulol ako. Napapaste lang, Bisaya, Batanggenya, sari-sari mga punto. So guys, thank you for watching and hope nakatulong to sa inyo sa mga gusto ng mga camera experience sa mga vlogger na phone lang yung ginagamit. I suggest yung sa marketplace. And syempre, huwag tayong papaloko, huwag tayong papoto agad sa mga manliloko. Maraming manliloko sa lugar ngayon. Lalo na sa social media, maraming manliloko. Kaya huwag kayo agad naniniwala. And always be safe. So, thank you for watching. Please subscribe to my channel. And click the like button kung like niyo ang videos na to. And nakatulong sa inyo. And also, click the bell button para lagi kayong notified sa mga videos na i-upload ko. So, see you to the next video. Bye-bye. Thank you for watching.